believe in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Sabay, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa mga salita again. Patawarin sa mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Ngayon, pag-aaralan namin, Panginoon, ang particular na bagay about your righteousness, Panginoon, na binigay niyo naman sa amin. Ito, at kayo mismo ang naging righteous namin. So, pray, didya namin to, Lord, may dagdag sa aming kunawaan pa rin sa inyong salita. Especially, mag-aaral mag-soul winning, Panginoon, di agad, of course, hindi naman kailangan lahat ng detalye nito, Lord, ay share sa pintuan, Lord, yung mga hinasolve namin. But ito po yung mga kadagdag, mga backupan, mga dadagdagan, Panginoon. At naging solid lalo yung understanding namin, the fact na inaaral namin mga detalye, Lord, sa inyong katuwiran, inyong salita. Kailangan po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Again, good afternoon sa lahat. Pati ganun. Okay. So, tapos na yung soul winning na. Title po nito is Christ Our Righteousness. Christ Our Righteousness. So, still, part pa rin po ng ating series na mahaba about the specifics of the Lord Jesus Christ. So, inaaral natin lahat ng matatouch natin about the Lord. Kanina, ano yung topic natin? How is Jesus one with the Father? So, oneness. Okay? Ito, tamang oneness. Hindi yung oneness ng oneness Pentecostal. Okay? So, yun na natin kanina. So, balik-balik tayo doon para walang ano sa duda sa utak nyo na ang Panginoon talagang isa. Hindi tayo dadalin sa maling oneness teaching. Isa naman talaga siya, pero may pagkakaiba pa rin. Yun yun. Napakalinaw sana na, no? Ngayon naman ay particular na ano rin. Ito po ay may kinalang soul winning, kaligtasan, at actually after din ang kaligtasan. But especially kaligtasan. Kasi ang again title natin is Christ Our Righteousness. So pag-aralan muna natin yung magsabihin. So again, pwede nyo idagdag to sa inyo kasi iba nag-aaral ng soul winning daw. So in a way, ang soul winning mahirap, madali. So madali dyan, of course, pwede nyo namang yung basics lang eh. Hindi ka naman, yun nga, pag-pray natin, huwag yung hard case lagi yung mga kasalubong nyo. So, si Bad, namimili na rin eh. So, kasi nga, mas madali yung, alam mo na, medyo bata, dala sa hindi, di ba? Though, depende pa rin. Kasi ibang bata naman, mabagal lang ano. Pick up. So, isa-isain mo yun. Hindi nga pwedeng i-blush to muna na sa kanya. Hindi tayo ganun. Okay, so ito po ay, again, lalalim tayo ng konti. So may mababaw na approach dito, pero ngayon, dito yung time na yon. Okay, so lalalim talaga tayo. Isa-isayin natin, so sana makinig, okay? So again, title natin, Christ or Righteousness. Pag-isapan natin ang sabihin ng righteous. Righteous. Pag sinabing right, kanan, hindi. Marami kasing ano yung ano eh, righteous. Kaya maganda yung ano eh. Pag hindi English, ano yan, kanan, kaliwa. Di ba? So, pero siguro yung mga English, ano yung tamang side, di ba? Parang mali nung ito yung tamang side, right? So, masyadong inclined sa kanilang sariling, ano yung, paano yung mga kaliwete? Ito yung tama, ito yung naiwan eh. Parang ganun eh. So, anyway, yun ang naging ano nila, tayo, kanan, kaliwa. Well, so, righteous naman yun, righteous. Sa Tagalog ay pwedeng katuwiran, okay? Pero nung ako'y lumalaki, ang katuwiran, parang ano sa atin yan, rason eh, di ba? Nangangatuwiran ka, nagra-rason. Pero actually, sa kahit anong titignan ang Bible, ano? Kasi katuwid eh, matuwid. Pag sinabi matuwid, righteous. O di, katuwiran, righteousness. Tama naman yun, di ba? Anyway, sa dictionary natin, acting in accord with divine and moral law. Free from guilt or sin. So medyo nag-ano siya sa maganda, di ba? Sa Diyos agad eh. Kasi tama naman. Pag sinabi mo, ano matama, mali. Eh para sa akin, ganito eh. Okay. Pero pag isasagad mo yun sa katuwiran ng Diyos, madadamay siya. Kaya dito, divine and moral law. Kasi sinabi moral ay ano yung tama at mali. Okay?
free from guilt or sin, walang kasalanan. Diba? Pag sinabing righteous. Kala ko ba walang righteous? Oh, tama nga. Pag, kaya pagdating sa kaligtasan, walang matuwid kasi lahat nagkasala. Okay? So, pero naalala nyo, may mga time na comparable sa iba, katulad ni Job, ni Noah, ni Daniel, tinutukoy silang morally upright, no? So, kasi nga, siguro, kumpara sa iba, di ba? Ano, average mo, ang score is 75. Tapos si Noah, nagna-98. Halos isang daan na yun, layo, di ba? So, kaya, pwede natin tawagin righteous. Pero, pag pinag-uusapan na talaga, yung sagad na, no? Yung katuwiran natin, eh, kahit si Job nga, nagkasala. Si lahat, nagkasala. Amen? Then Noah, and then lahat ng tao. Kaya, yun yung consider nyo, ha? Huwag kayong may guilty pag nag-soul winning kayo. Maganda, malaman nyo kung saan ilalagay yung mga bagay-bagay, okay? Yan, okay. So, and then another decision, morally right or justifiable. So, kung hindi mo yung perfect, at least justifiable, ibig sabihin, tama na rin. Ganun, ha? Kaya, ang example dito, righteous decision, o tama na rin. Parang hindi ko kita, parang medyo nakakilig dito sa isang tao yung desisyon, ngari. Pero pwede na rin. Yan. And then, parang ganun din, arising from an outrage, but outrage? Sense of justice or morality. Okay, ang example, righteous indignation. Ibig sabihin, basta tama. At tamang tama. Okay, and then, yun na yun. Kaya meron lang po tayong tatlong verses na mag-focus tayo actually. Pero napakamalaman niya kaya masusulit natin yung ating isang oras. I hope kung po tayo isang oras. Ano naman niya? So number one, ano ba gusto ko sabihin doon? Unahin na natin itong 1 Corinthians 1. So yung pagdating ngayon sa kaligtasan at pagdating sa Diyos na siya ay matuwid at talagang sagad, alam niya lahat eh. Amen? Nung ako yan, yung pastor, siyempre, isa sa nakatulong din sa akin. Pero doon yung alinlangan kasi pag, yan, katulad ni lahat kayo, di ba? So, anong tingin niyo sa pastor minsan? Karapat-dapat ba? In a way, oo, di ba? Kasi kaya nga andyan kayo eh. Pag kayo may nakikita kayong something na parang si pastor, di naman ganyan, di ba? So, mahirap mag-stay minsan, di ba? Kung may nabalitang ganyan, may napansin ang ganyan. So, in many ways, maaalangan ka. So, kaya in a way, si pastor, ano yun? Hindi naman sa pero parang beyond reproach. Kasi nga, hindi beyond reproach na todo, again ha. Sabihin, to some degree, siya yung hinahanapan na talagang inag-expect tayo na sa kanya ay katuwiran. Tama lang yan. Okay, ba't kung masabi yun? Yan. So, yun. Nung ako yung bata pa ko siya, nakatulad nyo. So, tama naman yung naging ko nung kasi nga, paano ang isang tao magpapastol ngayon kung lahat pala ng tao makasalanan, di ba? At madalas ang katagaan ni pastol nun, walang karapat-dapat. Yung lagi yung sinasabi. So, depende nga sa context din. Pero minsan, pag tayo harap sa banal na Diyos, di ba? Sinong matuwid? Wala. Pag ang Diyos ang haharapin mo at standard niya ang susundin mo at susukati mo yung sarili mo standard ng Diyos, talagang wala. Amen? So, yun. Paano ako papastro ngayon? Yun ang tanong. Di ba? Kaya hindi madali. Kasi alam mo, every service, ikaw yung mag-preach dito. So, anong gano'ng ka-righteous dapat? So, nakakapanliit, yun ang sabi ni pastor minsan. So, pero yun nga, maganda, ay, yun, makatotohanan ka lang. So, paano ako arrive sa desisyon ko, di ba? Kung isapan ng pastor, paano yun? So, yun, inaano rin naman ni pastor dito na wala kang karapat-dapat, gawin mo na lang yung dapat. Yun yun, amen? At ikaw naman ang mananaguti sa Panginoon, so, patas-patas lang, amen? Hindi naman abuso yun eh. Diba? Kung umabuso ka, Diyos din ang magpaparusa. So, again, all things considered, patas pa rin. So, okay, bakit mo nasabi yun? Kasi pinag-uusapan natin yung righteousness.
At ngayon nga, may kita din naman natin na pagdating na sa kaligtasan, ito na, tingnan, binigbigyan ko na yung unang ano, baliktarin ko na lang to, Philippians. So, balikan na lang natin, pabaliktad na lang tayo. Philippians 3:9. Again, title natin, Christ our Righteousness. So, kung may katuwiran tayo, sinusubukan natin. Okay, yun pala yung gusto ko introduction, no? So, paano masabing mas righteous? Meron bang taong mas righteous sa ibang tao? Ayan nga, kasi sino righteous, tama. Eh, paano kung yung isa nakatama ng 9 na beses, yung isa, 8 lang? Okay? Na-imagine nyo ba yung kunwari, isa, nag-church, pareho sila nag-church, pareho sila nag-pray, pareho sila nag, ano pa, bibigay, nag-tides, kasi isa nag-soluin, yung isa, hindi. So, sinong more righteous? Okay, diba? So, mas marami kasi yung tama, eh. Kahit si, nalala ko si Judah tuloy, no? So, si Judah, diba, pinatulan niya nga yung kanyang, ano ba yun? Asawa ng kanyang anak, may isa. Kasi namatay na yung asawa nun. Anyway, so masama yun. Alam natin, masama. Kasi nung nagkaalaman na may ginawa rin masama si Tamar, nag-prostitute nga, di ba? So, ano nangyari doon? So, si Judah pa yung nangyari. Kasi obviously, kasalanan yun. So, wala, namatay na rin kasi asawa niya doon, di ba? So, naghanap siya isang araw ng babae. Mali yung ginawa niya. Eh, bandang huli, yung, ewan ko, paano nakapagtago yun, di ba? Kasi, ewan ko, siguro, ganun ang prostitute dati. Tagong-tago. So, anyway, nangyari, hindi dapat nangyari, nabuntis. And then, ano sabi niya? Hindi siya sinipot, di ba? Kasi ang babae niya sana yung, parang ilang goat yun, sinong honor dito? Basta goat yun. Di ba, ala, isa o dalawa, ganun lang ang presyo ng ano, no? So, mababa, no? Bagay, hindi ko alam presyo nila dyan. Sino dito ka lang? Hindi, na. So, yun. So, babayaran daw ni Judah, kaso wala siyang pera. Ginawa niya, binigyan niya muna yung kanyang staff ba, saka signet ata eh. Signet and bracelet. So, makikilala ka dun eh. Kumbaga sa ating ngayon, plate number. So, anyway, hindi niya nakita, hindi niya binayaran. Bandang huli, yung nabuntis na pinagalitan niya ngayon. Huy! Yung pamangkin tuloy na yan. Bilas ba yan? Ano ba yan? Asawa nga nung anak niya. Daughter-in-law. Ano sa Tagalog niya? Bilas ata. Manugang. Okay. Oh, yung manugang mo. Kasi ngayon, tumira na yun sa bahay niya. Kasi namatay yung asawa, anak ni Judah. So, ngayon, uy, yung manugang mo, the play the harlot, ibig sabihin, naging pokpok. Kasi, hindi na mabuntis siya, walang asawa eh. Kaya, galit na galit kayo si Judah. Loko-loko to, loko-loko to. Nakita niyo yung ano doon, dilemma. So, mali ang ginawa niya. Mali si Tamar, mali din si Judah. Kasi, yung una, hindi niya alam na siya pala yun. Kaya ang sabi niya noon, nung nakita niya, sino ba nakabunti sa'yo? Galit na galit, kapagalitan eh. Ito po yung kanyang bracelet eh. Loko-loko rin si Tamar, no? Pero whatever, kasi may reason siya na, again, di rin tama. Ha? Pero nung naalala ko doon, sabi ni Judah, loko-loko ka, kaso mas righteous ka pa sa akin. Ito yan. So, minsan ganyan tayo eh. Alam nyo, kahit mga politiko puro si Raulo yan, minsan nagpapabango sa publiko, di ba? Nagawin nila, ay, alam mo na, magpapublicize ng anong kwento na may partly totoo din. Pero may killing sa kanila yon, di ba? Tinatawag sa English na virtue signaling ata tawag nila din ngayon. So, pinapakita yung magaling yung kanyang problema, parang loko-loko yan eh. Kaya minsan, walang masolve sa ating gobyerno. So, ba't ako napunta doon? Gusto ko lang sabihin, yung righteousness, may mas righteous, may hindi righteous. Again, dito lang sa lupa, ah. Kasi later, yung katuwiran naman, ang kaligtasan, bakit pagdating na sa kaligtasan, wala nang mas matuwid, wala. Kasi lahat hindi matuwid, eh. Tandaan nyo yan, okay?
So, pwede nyo i-pattern to sa utak nyo na parang maintindihan nyo. Kasi yung inaaral ko to, ay mga nakakatulong naman mga preacher. Pero, personally, daw, intindihan mo yan eh. Amen? So, ako minap ko yan sa isang, sa utak ko lang. I-mock mo yung isang table. Lahat yan, pagdating sa kaligtasan, ang dami na babaliktad. Okay? Kasi sa outside of kaligtasan, may righteous, mas righteous, mas righteous pa. Ganun, ganun sa outside of kaligtasan. So, pero pag ang pinag-usapan ng context is kaligtasan ng kaluluwa, wala na. Sobrang taas nito, lahat na iwan. Amen? Ano pa? Nakalimutan ako doon. But anyway, isa yon. So, ibang context ang kaligtasan ng kaluluwa. Para hindi kayo malito. Okay? Kaya pag nag-share kayo, siguraduhin yung paulit-ulitin yung pinag-usapan natin ngayon. Kaya nga ako dito, soul winning to, gusto kong maligtas ang kaluluwa mo. Huwag natin munang pag-usapan yung mas righteous dito, mas righteous dyan, ano ginagawa niyo sa church nyo, nagbibigay ba kayo, gaano kalaki yung project. Saka na yun. Okay? So yun muna. Ngayon, righteousness. So paano ka na nagkakaroon ng righteousness? Kung mas tama ka, yun na bagit ko kanina, paano ka magkakaroon ng mas righteous ka? Paano ka nagiging mas righteous? At paano ka nagkakaroon ng righteousness? Ha? Pag ginagawa mo yung tama, di ba? Simple. Isa mo kayong mga ano, para makuha niya itong makuha, try nyo yung nasa puso't isip nyo na, okay, matatakot. Okay, righteous nga, mas righteous. Kasi mas madaming tama, mas maraming katuwiran, ginawa, in-apply, tinuro. Yan po yun. So, ang next point ko doon, ginagawa mo. Okay? So, yung ginagawa mo. Pero dito na tayo sa Philippians 3:9. Sorry, tingnan natin yung context. Yan. So, ito po yung nagkukwento po siya kung sino siya. Okay, natapos na natin Philippians, di ba? So, nag-umpisa siya dito sa 2. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. Nag-iingat tayo sa kalaban. Mga Hudyo po yan. For we are the circumcision. Dito nag-umpisa. Yung papuntang mamaya topic natin, righteousness, hanggang 9. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ang dami, no? So, una, pinaliwanag niya na yung mga Hudyo-Hudyo dati, wala na yon. Ang tawag na niya, concision na. Medyo nadaanan natin ito kung naalala sa seminar natin sa anti-Judaism. So, kaya sinabi ni Paul, regardless na kung dati kang Gentile, hindi ka Hudyo, yung sinasabi niyang we dyan, mga Kristiyano na. So, tayo na daw yung circumcision. Na again, in the original sense, ang tinutukoy dyan mga Hudyo. Kasi sila, sa kanila pinasa yung tradisyon na tinutuli. Pero ngayon, tinatawag niya na tayo na yung circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, again, sa topic natin ngayon, ang keyword dyan yung no confidence in the flesh. Ganito yan. Kasi pag ikaw ay righteous, kunwari nga, nabanggit ko kanina, kunwari na lang si Stephen at si DM. Ay, ako nag-church. Eh, ako din. O, ching, ching. Kumbaga sa nabing laro natin, yung maraming words. Yeah. Close word yung ginaganan. Hindi. Ha? Word factory. Diba ginagawa natin doon? Pag naisip niya, naisip mo, cancel. Okay, so, kunwari, gano'n. Paligsahan to, ha? Paligsahan mo na. Ano lang? Illustration lang. Kunwari, si DM, ay, ako, nag-church ako. Ako din. Ay, ako, nagbibigay ako. 10% eksakto. Eh, ako, lagpas. Ay, mas righteous na lang konti, ah. Ah, sige. Ano pa? Kanina, soul winning ako. Ako din. Eh, kaso ako, araw-araw, eh. Ang dira ka. Nagtatrabaho ka pa ba? Sabihin natin, pareho nag-antindi nito. No? So, gusto ko sabihin dito, sino may mas righteous? Yung mas maraming nagawa. Pero, again, sa kaligtasan nga,
hindi yun ang pinag-usapan. So, pwede pala ang katuwiran, pwede mong gawin para sa sarili mo, pwede rin, ano yung kabaliktaran nun? Ah, sorry, doon pala mamaya pa yun, sorry. Dito pa tayo siya, no confidence in the flesh. So, ibig sabihin, yung katuwiran na pinag-usapan natin, hindi payabangan to na nagawa mo kasi matalino ka, mas malakas ka, mas marami kang oras, di ba? Kasi nakilala kami ganun talagang nag-a-abroad pa para lang mag-soul winning. So, yung sarap ng buhay naman ito. Kasi parang sponsor siya, whatever. Alam ko dun sa taong yun. Anyway, blessing sa kanya yun. Huwag niya kaingitan. Kaya sabi nyo, though I might also have confidence in the flesh, if any other man think that he to medyo nagyabang siya dito kasi nga may bodily credential din siya. So, hindi ko na isa-isa yun ito, ha. So, basta siya may credential din. Siya ay, again, Hebrew of the Hebrew. Siya ay Pharisee. Pero dito sa 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which in the law, blameless. So, talagang marami ginagawa si Paul para sa kanyang katuwiran. Pag tinignan siya ng ibang tao, matindi siya. Okay? But what things are gained to me, those I counted loss for Christ. So, baliktad. So, yung mga katuwiran niya dati na ginagawa niya kasi, nung di pa siya ligtas, pero nasa Jewish religion na siya, walang kwenta daw pala sa kanya yun. Pero ang binibilang niya talaga ngayon, yung mga nawala daw sa kanya nung siya ay gumagawa na ng mga bagay para kay Kristo. Yun po ibig sabihin nun. Okay? So, ibig sabihin kasi nga, yun nga, kung nag-soul winning ka pala, nagbibilang, yung payabangan pala, hindi mo ginawa yun para kay Kristo. Tama? Kaya minamadali mo. O, sige, pray na tayo. Eh, kung mga bata yun. Di ba? Kaya nagkakapunahan din yung iba dyan eh. Kung bihira, 2,000, isang araw, paano nangyari yun? Eh, nag-preach ako sa ganyang, malaking kinausap siya yung gano'n. Eh, talagang, ha? So, huwag mo na pagyabang yun. Okay din yun, kung nakapag-preach ka sa maraming tao, tumanggap doon, give or take, kung talagang tumanggap yun, ligtas. Kung maging malinaw sa kanila. Huwag mo nang ipagyabang. Amen? Kasi kung ginawa mo yun dahil sa pagyayabang, hindi mo ginawa yun para kay Kristo. Yun ang sabi dito. Kaya sabi dito, yeah, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ. So ito medyo nag-focus na kay Jesus. Ibig sabihin, may mga bagay talaga na parang yun nga, lagi yung example dyan, yung mga Catholic, eh. For example, mayaman yan eh. So pag, alam mo na, usapang yabangan lang, tayo hindi tayo napagyabangan, pero sila minsan ganun eh. So pwedeng tanong yan, eh kayo ba? Kasi may mga forum ako nakita ng ganun. Eh kayo ba mga Baptist? Mayroon ba kayong mga... Ano yung mga ano dyan? Yung mga nagpapakain? Orphanages. Eh sila yung may malaking ganun. Tayo wala naman tayong ganun. Dahil di rin tayo otakomunista, di ba? So pero sila ganun kasi payabangan yan eh. Nagpapakain ng good works ang binibida niyan. Amen? So, hindi si Paul ngayon, kaya ang ganda ng direction yung inatahak ni Paul dito, sandali, sigurado ka ba yung ginagawa mong katuwiran ngayon at paglilingkod para kay Kristo talaga? Diyan na magkakatalo kasi kahit outwardly, kitang-kita, ang dami mong nadala, ang dami mong na-accomplish, kay Kristo ba talaga nakafocus? Yan yung sabi niya dito eh. Gusto niya, later sabihin niya, that I may win Christ. Ayun nga. So gusto niya malaman na yung ginagawa niya siguradong para kay Kristo talaga. So ito na yung ating point, no? Point number one. Anong klaseng righteousness meron tayo dapat, especially si Jesus? Anong klaseng righteousness? Again, title natin, Christ our righteousness. Pag si Kristo na pinag-usapan, righteousness meron si Jesus? Itong mga magulang po na, in a way, maintindihan mo, kunwari ako, meron akong isang anak ko, doktor, isang abogado. Hindi lang basta abogado. Talagang, alam mo na, magaling, RTC judge. Alam niya? Yung isang anak ko naman, ano? Ano mas matindi pa dun? IT CEO ng ano? Ng Facebook, kunwari. Ang titindi ng anak mo. Kaya iba ginagawa ganito. O, kita nyo naman, di ba? Minsan hindi maalis minsan sa iba na magmalaki. Diba? Kasi pre-noduce mo yun eh. Hindi naman mula na makapagtanggi. No? Pero again, pagbalik sa Diyos, ang Diyos lahat nagbigay ng karunungan. Pati opportunity, hindi mo may tatanggi yan.
Kaya minsan humahanga tayo sa kunwari, tapos na may feature pa yan sa mga ano, di ba, articles. Kunwari, taga India. Meron ganun eh. Mahirap lang, tapos may na-inventong ganyan. Kaya, galing. Eh kasi sa US, talagang doon na lahat eh. Public school na, provide na, ipapan yung project mo. Talagang may madidiscover ka. Eh, may gusto ko lang sabihin dito, yes, maganda yung naglilingkod tayo sa Diyos, siguraduhin mong sa Diyos talaga at siya yung may tataas. Kaya point number one, sa number nine, ano sabi dyan? Yung righteousness niya, maganda yun. Kaso, ang talagang pinagmamalaki niya righteousness, number one, is not my own. Sabi dyan, di ba? Not having my own righteousness. Eh, pinag-usapan natin kanina, pagalingan eh. Paano ako magiging righteous? Gumawa ka ng mabuti. Kaso, kapos niya yun. Pagdating sa kaligtasan, kaya sabi niya dyan, yung righteous na meron siya ngayon, amen, kailangan si Paul, di ba? Siya yung Hudyo, magaling. Nung una yung bandang huli, hindi pala siya na-realize yan, hindi pala ako ligtas. Walang kwenta. So, nung naligtas siya, nakita niya yung mga ginamit ng Diyos, mga simpleng tao lang. Yung iba doon, pinagpapatay niya pa. Kaya naintindihan niya ito, kaya gusto niya maintindihan ng gusto to. Kaya ngayon, siya na may pinagkatawala ng Diyos na isulat itong mga bagay na ito. Medyo malalim, aminin natin. Sino dito ang lagi niya binabasa, si Paul? Napakaganda niyan. Pero may mga kilala rin ako na do binabasa nito parang pang-unawa hanggang ano lang, nasa surface lang. So kaya nga tayo ngayon, inaaral natin ng malalim. Yung pala gusto ko sabihin kanina, no? Kaya natin dinidetalye yung pag-aaral about these things. Gusto ko, sana, panalangin ko sa inyo, ako ngayon, tinuturo natin to, kaya ko sagutin, yung dapat ko sagutin, hindi lang dahil pastor ako, dahil kailangan, gustong aralin yan, at hindi tayo maluwan ng false teaching, kaya sana kayo din. Di ba? To some degree at least, hindi yung matatanong kayo, tatameme kayo, anong ginagawa natin dito? Nakikinig ba kayo? Kulang ba sa turo? Kulang ba sa sangulang? So yung ginagawa natin ngayon, eh, lagi natin pinag-aaralan to, di ba? Lagi nababanggit to eh. Kaya nga, tatlong verses lang, tapos tayo ngayon. Pinag-aaralan natin, anong klase itong katuwiran na meron tayo kay Kristo? Hindi lang yung ginagawa natin, siya mismo yung katuwiran natin. Yun ang title natin na Christ our righteousness. Siya yung katuwiran. Paano siya yung katuwiran? Tayo ba yung nag-produce kay Jesus? Parang illustration kanina ng anak. Hindi eh. Hindi naman tayo nagsikap at mag-produce tayo ng isang champion. Ganun yung mga pride minsan na mga, alam nyo ba yun? Mga bansa. Ganyan yun. Kaya sila. Kahit Pilipinas, may budget po yan sa sports. Kasi ang tawag dito? Ang pangunawan, ang pakiwari, I mean, ng tao, unang nakapag-produce tayo yan, Manny Pacquiao, yung mga Pilipino mo lang, iingat ka dyan, laks manong talk yan. Kahit specific lang kaya, ginagawa ng mga Olympic Committee, ginagawa yan, maniwala kayo, bata pa lang, tinitrain, minabayaran, pinapondoan yan, tapos, pag nanalo ka ng gold, kaya, ang tagal, karangalan sa bansa, may anong pang ganyan, ilang million na ba nina ni Heidelin? Di ba? Pinangako sa kanya, mga nasa 2 million lang, pero ang dami nag-donate, di ba? Mga bumibida. Nakita niyo yun? Oh, sino? Mag-Olympics na lang kayo. Ano sabi ng mga ano sa Facebook, eh. Pagbira, yun lang pala. Magbuhat na lang kaya ako. So, balik tayo dito. Kaya pinuproduce ng mga bansa yung, kasi pag nakapag-produce sila ng pambihira, Manny Pacquiao, mga karangalan ng bansa, ang magaling pala ng mga Pilipino, di ba? Eh, parang katatapos na lang naman ng ano ngayon, ha? Kung ano man meron ngayon. Asian Games ba? Ay, nakapanood pa nga si Bad, eh. Ano si Pilipino? Kulelat. So yung mga bansa, walang kwenta yung mga Pilipino, di ba? Ganun na nagiging impression. So, ganyan ngayon. Sa China daw, no? Parang komunista kasi dun, eh. Grabe naman. Sa US, grabe din. Pero sa China, parang ka ng hayop na ano, eh. Ipipila ka dun na basta lang maging magaling ka. So, sinasabi ko po yun, dito naman kasi, si Kristo, ang pinaka-pinaka righteous sa lahat, makapangyarihan, matalino, righteous, walang kasalanan, hindi naman tayo nag-produce sa kanya. Diba? O ponduhan natin para magkaroon tayo ng ano dito, ng righteous na tao dito. So, tayo ba yung nagpondo nun? Mga tao, hindi. Ang Diyos ang nagbigay nun. Kaya ngayon, nung tayo naligtas, yes, kaligtasan to, ibig sabihin, langit to. Antindi mo, makasalanan ka, parang napunta sa langit. Diba? Kasi hindi mo kaya, pero may isang
umako ng kasalanan mo. And therefore, ang tingin sa iyo ng Diyos ngayon, para kang walang kasalanan. Nakikinig pa ba? So, siya yung katuwiran natin. Paano siya na yung katuwiran? Ito, illustrate ko. Kunwari, ano bang, saan ba magkaroon ng saan mahirap magkaroon access? Kunwari, hindi ka basta-basta makakapasok. Sabihin ng sa, hindi, wag yun. Yung maganda. Pangit yun eh. Negative yun eh. Kunwari, sa isang, sa? Vault ng bank. Hindi, saan ba yung privilege na, ano? Kunwari, sa isang magandang bahay. Sa isang magandang bahay, may guardia. Sa umpisa pa lang, di ba? Malayo pa lang, may guardia. Sino ka? Ba't nandito ka? Ba't ka papasok ka? Di ba? Imagine nyo. Paano ka makakapasok doon, Rafi? Sino ka? Ako po si Rafi. Sino makakapasok doon? Hindi kita kilala. Kaso, yung ibang may credential, di ba? Ay, Malacanang na lang. Sige, gano'n na lang. No, yung mga expert-expert ka eh. Minsan ikaw pa yung imbitahan, di ba? Ay, ikaw ba expert? Tatanungin ka ni Presidente. Privilege siya, di ba? I-escort ka doon, papasok. Kasi, magaling ka eh. Nari, si Christian, Dr. Christian. In-invite ka ni Bongbong. Magnanaka ko yun. Basta, natanungin ka kung paano mayiging 20 ang ano, bigas, paramihin siguro. Yan. So, i-escort ka doon. Makakapasok ka ngayon, di ba? In a way, tinabaho mo yun, kaya napapasok ka doon, di ba? Kasi magaling ka eh. Mamaya tayo kay Rafi, pabalikan si Rafi. Si ano ka naman, kunwari? Ano ka? Tapos na yung doktor. Abogado naman, kunwari. Magaling na abogado si Lenlen. Hindi, tatanungin siya ni Bongbong paano siya makakawala sa corruption case niya. O sige, kapasokin niya, di ba? Privilege, nakapasok siya. Balik tayo kay Rafi. Si Rafi, sino ka ba? Wala po. Diyan ka lang sa labas. Eh kaso nakita ni Rafi si Brother James. Brad, gusto kong pumasok doon, kaso kinukutosan ako ng guardia. Sige, kasama ka sa akin. Hawa ka lang. Dito, kasama ko yan. Di si Brother James nga. Uy, nakapasok si Rafi. Bakit? Kasi kasama niya si Brother James pala yung best friend kunwari ni Marcos. For example. Example lang. Okay, so nakita niyo yung point ko, ganito yung point ko. Pwede kang magkaroon ng righteousness sa sarili mo, di ba? Yung mga doktor, nag-aral, nagpadalubasa, para, kumbaga, galangin nung, at pahintulutan, kasi privilege ano po yun, sa, siyempre, sa Malacanang, kung saan man yan. Pwedeng ganun. Pero, pwede rin, yung tinatawag sa Bible na imputed righteousness. Ibig sabihin, kahit wala kang kwenta, biro lang ha, pero imagine mo na lang, ang tingin sa iyo nung guwardiya, walang kwenta to, kaso kaibigan mo si sino man 'yan. Wow, di ba? So ngayon, ikaw ngayon yung ano sa guwardiya. Ano, hindi ako pasukin. Saludo pa sa iyo 'yun. Oh, di ba? Iba naman pera pala, nakalimutan ko. Na si Ezzy naman, ganoon naman. Walang alam. Mari lang ha. Kaso businessman. Maraming pera. Ay, kailangan din lalo ka ni Marcos. Diba? So, yun, maraming paraan para magkaroon ng access sa ganung lasing bagay, pero pwede rin yung pwede. Kaya ganito po yung kay Jesus. Amen? Sa langit po, lalong maraming gwadya doon. Sinong gwadya sa langit? Mga angels, bukod sa malayo yun, di ba? May technology yung pupunta doon. Wala. Kahit light, kahit ano mga nung sasakyan nila ngayon, spaceship. Spiritual yun eh. Paano ka mapunta doon? So, wala kang talagang access, pero pagkilala mo, anak ng Diyos, aba, sakay ka lang dito. Punta tayo sa langit. Amen? Amen. Sana natindihan nyo yun. So, yung righteousness natin, pwede natin gawin sarili natin, pero, again, nakakaligtasan ng kaluluwa, kapos tayo lahat. So, ang pinagmamalaki yun, gamitin ko lang yung word na pinagmamalaki, obviously, hindi ina negative way ito. Pero ang binobos ni Paul dito, yung katuwiran na hindi sa kanya. Number one, Christ of righteousness. Ang righteousness natin kay Kristo, hindi sa atin. Hindi sariling atin. So in a way, sa atin na yun. Parang kayo, ano, naipataw na sa atin. Dahil lang kaibigan ka ngayon. Dahil anak ka ng Diyos,
in Christ Jesus, ligtas ka, therefore, meron ka na rin righteousness. At again, ang tinitingnan doon si Jesus. Amen? Parang kanina si Rafi, supposedly hindi siya makapasok, pero kasama niya yung either kaibigan o anak nung nagalang na tao, edi automatic yung kanyang acceptance doon. So number one, not our own. But, ito na, lalim na tayo. Hindi sa pamamagitan ko ng sarili kong katuwiran, which is of the law. Ganun yun. Pag sinabi mong sarili mong katuwiran, kaya ka papasok sa langit, dahil yun sa batas, ibig sabihin, subusunod ka sa batas. Parang pinag-usapan na kanina, bala ka nag-righteous, nag-church ka, gumawa ka ng mabuti. Diba? Yun ay sa pamamagitan ng batas. May batas and then sinunod mo. Yun ang own righteousness mo. Pero hindi raw yun tayo dapat. Sabi nito, but that which is through the faith of Christ Jesus, of Christ, the righteousness of God, the righteousness which is of God by faith. So, tinutukoy natin ako yung mga works-based righteousness, hindi ko maintindihan talaga, hindi nagbabasa ng Bible eh. Ito kahit saan, nandito. Yung faith andiyan kahit saan eh. Tingnan nyo, yung, paano daw nagkaroon tayo ng righteousness na yon? Ah, hindi lang tayo Romans 6.23, hindi lang. John 1, hindi. Ano pa? Romans 10.9, 13, hindi lang yun eh. Kahit saan ka tumingin sa Bible, kaya sabi dito, bakit daw tayo nagkaroon ng katuwiran na ganon? Hindi sa pagitan ng batas? Kung hindi sa pananampalataya ni Kristo or kay Kristo. Tapos tinukoy pa, the righteousness which is of God. Ibig sabihin, yan, katuwiran na yan ay gawa ng Diyos dahil sa Diyos at sa Diyos. By faith. Okay? Iba, nagtatalo pa dyan. Ano ba talagang pananampalataya? By faith o by grace? Ha? Pareho lang yun. Kasi sa Ephesians, sikat kasi Ephesians, may nagko-correct pa sa akin yun. Ephesians 2:8, by grace through faith, hindi by faith, through faith. Ito through faith din, later, by faith pa rin. Sabihin lang, ang ginamit natin, yung kaya natin, okay? Na kaya mo manampalataya kahit bata ka, nanampalataya, nagtiwala ka sa Diyos, doon ka nagkaroon ng katuwiran na yun. Okay? Ulit-ulit tayo. Kasi yun po talaga yun. So number one, introduction, hindi, point number one, tsaka introduction, 30 minutes. Ang katuwiran na yan ay si Kristo mismo, nanampalataya lang tayo. Paano tayo nagkaroon ng nanampalataya? Malino ba? Nanampalataya ka lang. Kasi yung ibang ang tingin talaga dito, yung mga works-based ganun eh. Ay, yun lang. Ay, yun ang sabi sa Bible eh. Parang nabababawan ba? Nanampalataya lang, yun ang sabi eh. Mamili ka ngayon. Okay, number one. Christ and righteousness, paano nangyari yun? Una, not my own. But by faith and through faith. Doon tayo sa pangalawa. Yung ating text na binasa kanina, 1 Corinthians 1, at nag-ubis tayo sa 25, di ba? Pero dito na lang. Parang ganun din dito. Yung pinagkukumpara po, may isa sa sanlibutan, hindi natin matatanggi, totoo naman, yung mga binanggit ko kanina, doktor, abogado, bakit siya lagi yung nasa prominenteng posisyon? Kasi may tinapos, may kung credential, may na-accomplish, di ba? Ganun yun eh. So, again, in a way, hindi masama. Pero pag ipapasok mo sa katuwiran ng kaligtasan at ng Diyos, bagsak yan. Kasi sabi dito sa binasa natin kanina, dito muna tayo sa 26. Sabi niya, for you see your calling, brethren, how not many wise men are after the flesh, not many mighty, not many noble are called. So, Tagalog, ang kinakausap niya dito, mga seasoned Christiano na. Siguro iba nang either naging hina, kailangan encourage, o iba naman ay nag-observe. Sa church natin, sino bang intellectual dito? Parang wala pa sa kalahati. Yun ang sabi sa Bible eh. Ganun talaga, hindi ka maghahanap sa church ng puro intellectual. Kasi sinabi dito, hindi maraming wise after the flesh. Okay, so okay yung wise talaga. Pero after the flesh, yung alam, nakakita naman kayo ng mga taong ganyan eh. Nakakita may taong magaling. Alam niya kung paano i-manipulate yung ibang tao, bakit ang yaman niyan, alam niya kung paano i-manage pera, business, and then career. At ano pa bang mga ingenuity ngayon? Yung mga sa development lang, dami. Paano nila nagagawa yung mga ganong klase ng produkto? No? Yung AI, ang dami yung mga inalabas sa AI, no? Nagtatype ka lang daw, pero
ginagawa doon, inihipon lang nila yung mga yun, information. But anyway, ang galing pa rin. Amen? Kasi sabi ng Bible talaga, meron talaga mga ganun tao. Pero, ano daw nangyari? Pag tiningnan mo yung church, kung saan nandun yung mga ligtas at pinili ng Diyos, sabi, hindi maraming matalino sa laman. Hindi lang yon, not many mighty. Yung iba rin, walang, sino ba yung malakas-lakas dito? Medyo, meron tayo ngayon, ano? Nadagdagan tayo dito ng mga ilan eh. Kaya nung wala pa si Raven dito, saka si Edgy, kami lang ni Brother James, para tayo mga ano dito ah. Sa suntukan, ano lang yun, halo agad. Diba? Ba't ganun daw sa church? Mga hinahin na, mga lampa. Hindi lahat ha, pero marami. Kasi yung mga talagang malalakas yan, magtutumpukan yan doon saan? Anong uso ngayon? Basketball. Marami yan doon natutumpukan kasi hinahangaan sa sanlibutan. And then, not many noble are core. Dito tayo medyo Ibig sabihin, sa church, minsan magkakaalaman tayo, magkakasilipan. Kasi yung iba, ito kilala ko to, ganito to eh. Yung verse na ito sinasabi ngayon, huwag kang magulat. Kung may nakita kayo dito na hindi masyadong righteous, lalo na yung mga tinatawag natin first generation Christian, matulad namin. Sana huwag nyo kami hanapan ng, ganyan nga pala dati, ganyan. Kaya nga, nisikap namin kayo ngayon, hindi maging ganun, di ba? Mas ano kayo, bata pa kayo, righteous na kayo sana. Pero gusto ko sabihin nyo, kasi sabi dito, pag tinignan mo rin yung church, hindi ganun eh. Hindi pinagbasihan ng Diyos yung physical and yung mga physical, mental, and then even ano ba tawag dyan? Hindi spiritual eh. Basta yun na yun. Basta may mga mabait talang tao kasi naturuan, di ba? Noble. Pero sinong ginamit ng Diyos? Pansinin natin. Sino? Sa Bible, ito medyo in-exaggerate niya lang, foolish. Kasi nga naman, sino bang naalala sa Bible? Si Moses, yes, Prince of Egypt siya dati yun. Pero tumakas na siya ng matagal na panahon, 40 years. Wala na siya as supposedly alam. Hindi niya na kayang talunin dapat yung Egypt at palayain yung tao. Kaya ginamit siya ng Diyos. Amen? Anong hawak niya? Meron ba siyang malaking machine gun or something? Tirahin ko itong mga Egypt para palayain yung... Hindi, hawak niya ano? Baston, tungkod. So yung sinasabi dito, foolish things. Ano walang magagawa ng tungkod? Kutosan kita dyan eh. Yung sabihin siya ni Pedro sa kanya. Ano pa? Naalala yung mga lingkod ng Diyos. Si David, anong ginamit niya? Pambira yung kalaban niya, may spear, tapos may sword siya. Ano? Tirador? Hindi naman nanalo ba yung tira? Nanalo nga eh. Fast forward na tayo ngayon. Sino ngayon ginagamit ng Diyos? Yung nga yung malalaking churches ba? Sila ba yung nag-soluini? Kaya talagang ginagawa? Inaaral lang yung salita ng Diyos, nagbobulaan lang sila dun. Yung sinasabi dito, kaya huwag na huwag niyong ismolin yung mga taong talaga naglilingkod sa Diyos. Amen? At una, ligtas dapat. Ligtas. Kasi mga hindi ligtas na yan, kahit ang daming daldal niyan, walang magagawa yan sa Diyos. Para sa Diyos. Dahil di sila kinakilala ng Diyos. Okay? So, yun lang yun. Kaya sabi dito, the base things of the world. Nagkaroon ako ng ano niyan. 29, that no flesh should glory in His presence. Ibig sabihin, hindi ka pwede magmalaki past... Lord, matalino kasi ako, sobrang galing ko eh. Ako si Moses, at ang dinala ko dyan, nag-invento ako ng pampasabog, isang bagsak ang Egypt. Hindi ka magyayabang eh. Wala, tungkod lang dala mo eh. Ganon din sa kaligtasan. Naligtas ako kasi mabait. Hindi, hindi ka ligtas. Kung dahil mabait ka, yun ang dahilan mo. Hindi ka ligtas. So, niligtas tayo ngayon. Ang katuwiran ng Diyos ang nag-take effect sa atin, katuwiran ng Panginoon. Kaya sabi doon kanina, by faith, through faith, ito naman, made unto us wisdom and righteousness. So, sino yung tinutukoy? Si Jesus daw. So, ito, ulitin ko. But of Him are ye in Christ Jesus. Alala nyo kanina, in Christ Jesus. Kay, sa Diyos daw, meron tayong Kristo Jesus na nasa atin, who of God is made unto wisdom. So, si Kristo yung ating wisdom. Parang ganito, katulad ng ginagawa natin ngayon. Siguro, may mga kapakinig dito sa atin, papasok dyan, intellectual. Tapos, nag-preach ako. Sino ba yan? Diba? Ano mong graduate ka ba ng ganyan? So in a way, parang bobo sa kanya, pero
pag pinipreach ko si Jesus, yun ang aking wisdom. Intindihan niyo yun? Ginagamit ko siya, pero kahit ako mahina, hindi ako ganun katalino, pero ginamit ko katawinan ng Panginoon, wala siyang isasangga doon. So siya ang wisdom ko, pero ito yung topic natin, siya rin ang aking katuwiran. Hindi po pwede siya, magaling ka. Hindi nga ako yung magaling eh. Si Jesus yung magaling, siya yung righteous, matuwid. At kahit tingnan mo kung meron akong alam mo na, kapintasan, still, dahil ang Panginoon tinatas natin dito, tinuturo natin, pinapangaral natin, yun ang ating righteousness. Amen? Bukod of course doon sa yun ang nagligtas sa atin. So may extrang bagay lang dito, of course, yung after kaligtasan na yung sanctification, ibig sabihin, siya rin yung naglilinis sa'yo, and then redemption, kaligtasan din. So again, ulitin ko, point number one, Christ our righteousness, hindi sa atin, hindi tayo magaling, what happened there is, naipasa lang sa atin yung katuwiran. Yan yung gusto kong sabihin. The number two, 1 Corinthians 1:30, ito ay sa Diyos. So parang magka-tandem po yung 1 and 2, no? So dahil hindi ito sa akin, kanino yan? Sa Diyos, na inalay lang sa atin, in-offer sa atin yung katuwiran, tinanggap naman natin. Salamat sa Panginoon. Okay, number one, not my own. Number two, of God. And then ito na yung last. O sana po, nagkakaintindihan tayo. Ang gawin niyo po ganito. Pagdating sa mga gantong bagay kasi, ito yung mga tipong pag-aaral di pwedeng kabisaduhin lang. Pansin nyo ba? So kaya minsan nagtatanong ako sa inyo, minsan iba na nakakalimutan ko. Pero nag-a-appeal actually ako sa inyong sariling intellect. Ang gusto ko sa inyo, ma-engage kayo. Ibig sabihin, habang nakikinig kayo, hindi lang kayo nakaganyan. Tapos parang bata ba na ulit-ulitin lang yung mga main points. Paano tayo maliligtas? Ano nga po yun? Tanggapin. Tama naman yun. Kaso, ano na to eh? Hinihimay-himay na natin. So, yan. Engage nyo and even pag-uwi nyo, pag-isipan nyo pa rin yan. Okay. Verse number one, paibasa nyo po. Ready, go. Reverend, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I have bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness, everyone that believes. Yun, okay, again ha, faith na naman yun, everyone that believes. Kanina, by faith ngayon, sa kanilang nananampalataya. Tapusin na natin dito. So, tahi po ito kanina, no? Hindi sa atin, inulit-ulit, di ba? Righteousness of God. At tapos yung kalaban dito, actually, more on mga Hudyo po ito. Ang tinawag dyan, ignorant of God's righteousness. Ano yung God's righteousness? Ito, by faith. Na hindi natin kaya na iligtas sa sarili natin kasi kulang lagi tayo. Pero may katuwiran ng Diyos, si Jesus yun. Siya yung hinayaan ng Diyos na mamatay para sa atin, siya yung magtubo sa atin, siya yung magbayad natin mga kasalanan. Kasi hindi nga natin kaya. Ngayon yung mga Hudyo daw, hindi nila alam yung pag sinabing ignorant. Hindi, ganun pala yung ginawa ng Diyos. Kaya bago yan ha. Hindi. Diba dati nag-offer sila ng hayop, hindi nila alam yun, history na nila yun, bakit pinagawa sa kanilang Diyos yun. Hindi mo naisip yun, na hindi mo kayalig na sarili, bakit may ibang klaseng, pati ibang nila lang ipinapatay. Diba? So ngayon, itong mga Hudyo, huwag nating gayahin na hindi natin alam yung katuwiran pala ng Diyos. Amen? At ang katuwiran ng Diyos, again, dapat wala tayong kasalanan, pero hindi natin kaya yun. Pero may gumawa siya ng paraan, at ang Panginoong Jesus pala yung ating katuwiran, siya yung sumalo sa ating kasalanan, siya yung nagbayad, subalit siya ngayon ay tinaas ng Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya, yun po yan. So ang kabaligtaran po niyan, ikaw yung mag-establish sa sarili mong righteous. Okay? So tahi pa rin sa kaninang, di ba? Sa Philippians, not my righteousness. Ito, ganun pa rin. Yung mga Hudyo, merong sariling righteousness. Sabi pa rin, establish their own. Di ba? Hindi, ayoko niyan nung Jesus. Kami ang gagawa. Di ba? Yun ang sinasabi dito, pero mali sila dun. Pag ikaw ang gumawa ng sarili mong katuwiran para maligtas, tapos yan, hindi ka maliligtas in the end.
Kaya sabi dito, dahil nag-establish sila sa sarili nila, hindi sila ngayon makikiayon sa Diyos. Kaya sabi niya, hindi sila nag-submit sa righteous ng Diyos. So kaya kawawa po yung mga Hudyo, tsaka yung mga utak Hudyo, kahit mga Pilipino yan, hindi Hudyo. Utak Hudyo ba? Mga self-righteous. Huwag niyong gagayahin. Ang title lagi natin, Christ our righteousness, siya yung katuwiran natin. Nakatingin tayo sa Kanya again, lalo sa kaligtasan. At even after ng kaligtasan, gagawa ka mga patungkol na sa paglilingkod sa Diyos, dapat andun ka pa rin. Lalo especially kayo mga pastor, marami na kami alam kahit paano, di ba? Pero may mga methods pa rin na ang origin, pagano, ang origin sa mundo. Okay, yung soul winning, di nila ginagawa. Pagandaan lang ng church, pabulahan, papormahan, at pero may tayong dumatating. May pumapasok na pera tao. Ba't di ko gawin yun? Ba't di ko gayahin kaya yun? Eh kasi ayoko nun. Gusto ko katawiran ng Diyos, method ng Diyos, yun ang gagayahin ko. Yun ang tama. So, yun ang after kaligtasan ha. Pero balik tayo sa kaligtasan. Okay. So itong problema sa mga Hudyo, hindi sila nag-submit, hindi nila in-acknowledge ang Diyos, nagsarili sila, patay sila ngayon. Kaya ang last verse na sabi dito, for Christ is the end. Yung hindi nila maintindihan eh. Kaya ito, parang may sasagutin ako eh. Hindi pala, yung isa, hindi ano eh. Pero may mga kaibigan sa tayo sa Amerika na again, ang dami na bola ng mga Hudyo. So ang gaganda ng mga post niya. Tama, tama, Christian. Kaso medyo nakakilig sa mga Hudyo. So yung isang post sabi, ang sabi doon, may nakadrawing na Hudyo na nakaharap sa wall. At nakaganyan, at may nakapatong dito, lalaki yon. Nakapatong na parang kay Pope. Sandali, ang ganda ng mga poso kaya binanggit ko lang, hindi na sumagot. But anyway, ang laking tisod ng mga sa mga Hudyo, no? Amen? Nung kanilang katuwiran, pag hindi mo kinilala si Jesus, kaya yun lang iniwanan ko sa kanya. Sandali, wala kay Kristo yung mga Hudyo na yan. Amen? Kasi ang ginawa nila, kilala yung mga Hudyo. Kung hindi ka pa Kristiyano, at kung Hudyo ka at hindi ka pa Kristiyano, kanino ka nagtitiwala? Hindi ka nagtitiwala kay Kristo. At pag hindi ka nagtitiwala kay Kristo, may pakinabang ka ba? Hudyo, ay Hudyo ko eh. Wala rin. Yan ang sabi dyan, no? Hindi sila nag-submit sa Panginoon. At ang end of the law of righteousness pala, si Jesus. Pag sinabing end, medyo na-touch natin ito dati, di ba? Sinabing end, goal yan. Ang pinakahuling-huli, yung picture at yung katuparan ng katuwiran, sino yon? Yung temple, yung encyclopedia nila, ano, hindi dapat perfectly na may papatayin yung tupa at dapat perfect na yung oras sa sinabi ni Moses, dapat ganun. Nalalagpas doon, ganun ba yung righteousness dapat? Pagdating sa kaligtasan, hindi. Okay, sabi dyan, dapat makilala mo si Kristo una. And then, kung gusto mo pa maging, alam mo na, sa rewards na, hindi na sa kaligtasan, doon ka na susunod ngayon ng dinumero, okay, walang problema doon. Tayo, kaya nga tayo, aral lang, aral, aral lang, aral. Hindi lang tayo nag-aaral sa sarili natin para masigurado natin na tama tayo na ginagawa natin. Hindi ka tulad, diba, na umiiwas sa topic, diba? Ngayon, ito mag-usapan yan. Maganda yung end times, pero huwag na yan. Nasa Bible yun, eh. May tatanggay mo nasa Bible yun. Ba't natin pag-aralan? So, what we do, para tuloy-tuloy ating learning, kung napapansin nyo, sana mapansin nyo, nag-aaral tayo, sarili natin, compare notes sa iba. Pag mali, labanan mo. Isa yan, yan ang nawawala sa iba eh. Pag may mali, labanan mo para wala nang namaloko. At least mabawasan yung naluloko. Kasi yung pangluloko nila talagang broadcast yan eh. Kailan lang yung mga ABS-CBN na kung anong baliktaran lang, kung di bakla, showbiz. Kung di showbiz, ang tawag dito, yung false teaching. Mga Catholic, ha? Ito na naman yung ano nila. May uso last time. Basta ganun, narang pag binalita, kala mo talagang kailangan maniwala. Eh. Kala mo, totoo eh. Kala mo, napaka-righteous nung mga Catholic. So, yun ang gusto ko sabihin. Kung ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa katuwiran ng Diyos, ay ginawa rin ni Jesus yan. Tama ba? Si Jesus ba, binabayaan lang niya yung mga Pharisee? In a way, hindi naman niya pinatay, di ba, agad? Sige, magtuto kayo ng kasinungalan niya. Pero sasabihin ko, mali kayo. Para yung ibang tao na makakarinig, sila yung mamimili ngayon, hindi sila yung walang kalaban-laban. Eh, mga Pilipino, lahat yung Catholic eh. Ay, hindi, dito sa lugar nyo, baluarte na ito na iglesia eh. Ganon? Wala nang choice yung mga tao.
Dahil nabili nyo, sa palagay nyo, isang lugar. So, ilalabanan mo yung mga ganon. Again, kung bata ka pa, at least, supportahan mo yung lumalaban doon. Amen? Hindi ka maiiwan sa learning, sa righteousness. Kasi, nire-reinforce mo yung faith mo. Ibig sabihin, alam mong gawin, pag nakita mong mali, kalabanin mo, kung kaya mo ha, sa tama lang din ha. Again, rules of engagement, hindi ka makipagsuntukan, hindi mo kailangan. So, yung pwede natin, dapat natin gawin, banatan mo ng salita ng Diyos. And then, yung mga karinig doon, kung hindi man sila matuto, yung iba dyan matututo rin. May marami na rin ako na ano, nagtatanong, ba't mo ganun ang comment mo? Kasi ganyan, ah, ganun pala yun, salamat. Oh, paano yun? Sabihin, walang kwenta. Amen? Amen? Amen. Eh, kayo dito. Pastor, gawin na lang nating aral yung mga naka, ano. Hindi ko pa nababasa yung sagot sa akin ng isang pastor eh. Pero anyway. Tapusin na natin. So, ano yung sabihin? End of the law of righteousness. Ganito yan. Pag yung ginagawa mo ngayon, medyo or talagang taliwas or baliktad or medyo malayo sa ginagawa ni Jesus, righteous ka ba? Yun yun, doon mo may measure. Kasi siya nga yung end of the law. Ibig sabihin siya yung pinaka-pinaka final state. Ang tawag namin sa amin, final state. Alam yung sabihin. Kasi kahit sa mga systems namin, nagbabago-bago yan eh. Pa-uikot-ikot yan, mamigrate dito, babaguhin to para... Kaya tawag doon sa, kahit pinaplano pa lang, tawag namin end state. Tawag namin dyan eh. So dito rin, itong mga bata na boring na si Julia. Oh. Pastor, hindi ko maindihan, kanina ko pa nagsasalita dyan. Ano ba talaga yung summary? Ito na lang summary. Ito yon si Kristo. Sobra naman. Sobrang basic na. Pero yung sabihin ko lang, kung alam mo yung ginagawa ni Jesus, para saan yung ginagawa niya, parang kailan lang, di ba? Last week, mission. Ano ba mission nyo? Pag naintindihan mo yung end, yung pinaka-end goal niya rin, mission niya, hindi siya mahirap kilalanin. Amen? Gusto lang niya maligtas yung mga tao, and then later, pagpalain, yeah, andun yun, pero hindi yung doon tayo nakafocus. Amen? Eh, saan lagbutan natin, hindi talaga perfecto pa to eh. Hindi mo pwedeng expect na lahat tayo mayaman. Amen? Amen. Hindi pa. Later yun. Depende rin sa gawa mo. Amen? Amen. Salamat, ligtas tayo libre, pero yung reward, pinaghihirapan. So again, hindi natapos yan ha, nang hindi sinabi yung by faith pa rin. To every, hindi sa lahat. Diba? Yung katawinan ng Panginoon, si Kristo, okay. Magawin na natin siyang ano, state religion na. Diba? Patayin natin lahat ng Muslim, Jew. Hindi pa rin eh, napansin nyo pa yun? Hindi natin gawin, never sinabi yun sa ating mga Kristiyano na patayin nyo na lahat yan para wala na, si Kristo na lang hari. Para sa isang European nation, para sa Poland data yun. Sige, napikon din sila sa mga Muslim. Sabi nyo, kayo umalis dito! Parang ganun yung sinasabi nila ngayon eh. So nagkakagulo rin po sa mga European nation, maniwala kayo. Eh tayo, wala tayong... Hindi kasi tayo nakikisaw-saw sa power struggle. Kasi alam natin, si Kristo, established na siya eh. Siya na yung... Panginoon. So, hindi tayo maipag sino bang dapat ano dito? Kristo, Muhammad, Botohan. Hindi, patayin tayo. Hindi. Alamin mo lang yung dapat mong gawin. Kilalanin mo si Jesus. Goal niya, mission niya. Tulungan mo siya. Amen? Amen. Yung kanyang, i-advance yung kanyang plano. And then, yun na yun. Wala ka ng iba pa. Hindi, dapat ba maging mayaman din tayo? Katulad ni Baptist Day, ganun yun eh. Parang hindi sapat eh. May Baptist Church tayo dito. Marami tayo dito. Pilipinas naman, gawin natin, isabatas natin yung ano. Kasi magaling tayo, dapat may Baptist Day. Parang hindi sapat eh, parang ganun. Hindi naging sapat sa kanila na kung ano yung method ng Panginoon, soul winning. Hindi sapat, dapat pilitin natin sila. Hindi tayo sobra, hindi natin kailangan. Amen? Sa kilala natin ng Panginoon na tama, pag medyo lumalayo tayo, balik. Yung iba, kung matutulungan mo sila, hindi mo magawa yung by the way kung hindi mo inaral to. Naranasan ko yan para ako nagmuhang ewan eh. Nandang ulit, natutunan ko rin na, well, may kanya-kanya tayong pananagutan sa Diyos. No? Or, baka may method pa akong di alam. Na pwede ko sila matulungan, pero either hindi pa ngayon o hindi yun ang method, di ko alam. So I believe, pwede nating improve yun.
At hindi yun basta-basta. Amen? So, yun lang muna. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Yung topic namin ngayon, Panginoon, na particular na topic about salvation, which is yung katuwiran na mayroon tayo dapat, but kung outside of your righteousness pala, wala, hindi namin kaya. At salamat kayo po ay may katuwiran, at ang pinakatuwiran natin ang Panginoong Jesus, siya po yung nagmahal, siya po yung tumupad ng batas. Kami, hindi namin kaya taparin yan, but inabot niya Lord kami, kayo siya po yung nagsakripisyo, hindi lang sa nagulpi siya, but siya man ultimately siya yung pinatay. Siya po yung nagbayad ng aming kasalanan sa cross at sa impyerno rin. But I pray na maintindihan namin yung kapangyarihan niya nung siya na-resurrect. Siya po yung triumphant. Siya po yung panalo, Panginoon. Nawa, magtiwala kami sa Kanya. Yung mga bagay hindi pa namin unawaan ay magtiwala namin sa Kanya. Kung gusto namin mag-advance sa pananampalataya, sa ganitong direksyon kami pumunta, lagi namin maintindihan. Kung paano ang Panginoon ay naging makatuwiran. Ano yung mga katuwiran niya? Ano yung methods niya? Ano yung paraan niya, Lord? Ano yung timing din niya, Panginoon? Maintindihan po namin to sa aming buhay. Mga tao dito, Lord, I pray, mga anak niyo na nag-iisip, nag-aanda sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, kung paano ito magiging effective. 1 year, 2 years from now, kung ano man yan, I pray, nagabayan yung bawat isa. Hindi kami lumayo, Panginoon, sa inyong kalooban. Hindi kami lumayo sa isang salita. Ito po yung magtiwala kami. Therefore, at binabasa namin ito, inaaral. At po, especially sa pag-attend, ando po yung mapanalangin kami na nakikinig, nag-aanap niyong katuwiran. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.